Hello guys, welcome back for another video. And for today's video guys, mag-share po ako about budgeting, about how I budget. And medyo na-miss ko tong topic na to kasi before nag-topic na ako ng mga ganito about our expenses, ganyan. For today's video naman guys, nag-gather na ako ng data. Talagang gusto ko talagang i-share tong budgeting ko sa inyo. Bali, ang i-share ko sa inyo guys ay yung half month expenses namin, which is from February 1 to February 15. So, yun po yung share ko sa inyo na nakolect ko na data guys. Bali, kasi ito yung usual na budgeting ko, half month talaga, hindi yung whole month. Yung income natin or yung sahod natin, twice a month siya. Kaya, ganun po yung budgeting ko. Bali, share ko sa inyo guys on how I budget and kung ano yung daily expenses namin. And ito lang yung nakolect ko na data guys and na pwede kong i-share sa inyo. Before I start guys, don't forget to subscribe and hit po yung bell button para update sa mga bagong videos and follow niyo po ako sa aking FB page at sa aking Instagram. Lagi po ako nag-update doon and for my daily life and lifestyle, ganyan. So ayun na nga guys, bali sinusulat ko talaga siya daily dito. May sinulatan na ni Save dito. Nang gugulo kasi siya sa tuwing nagsusulat ako, sinulatan niya. So yun guys, bali ito yung dito ko nililista lahat. May notebook po talaga ako about dun sa mga binili ko or sa mga budgeting ko or sa mga expenses. May notebook po talaga ako. Meron din ako mga notebook na maliliit. Ayan, kailangan ko yan. And dito ko siya nilalagay guys. Bali syempre hindi nyo yan mababasa kaya yan, ito siya guys. Ayan yung mga binili ko. And i-share ko na lang sa inyo guys kasi wala naman akong record saan kasi ang ginagamit ko cellphone lang din. So this is my February budget. Ayan, nakikita niyo. February 1 to 15. Ito yung mga ano, by date na to siya guys. Meron dito sa likod. Hanggang 15. Yan, may budgeting talaga ako. May record ako kung anong mga pinagkain namin, kung anong binili namin ng mga araw na yon. And para mabilis ko lang din maano, yun, matrack. Then let's start guys. Okay guys, yung isi-share ko sa inyo is expenses to ng ano, baka magulat kasi kayo eh. Ano, bali isi-share ko sa inyo guys, tatlong member lang kami dito. Kung mga tatlo lang kami dito na nagko-consume daily, which is ako, si Larry, at saka si Sabley, yung ano ko, yun kami lang guys. So iba-iba naman tayo ng expenses ha, iba-iba naman tayo. And sinishare ko lang. Okay guys, ito ay main mga daily expenses namin. Ito, February 1, February 2, ganyan-ganyan. So before this guys, syempre, bibili muna ako ng bigas, nag-secure muna ako ng bigas namin worth ano guys 10 kilos sa amin yung ano yung sa isang quincena 710 para sa amin rice dito na hanggang 2 weeks good for 2 weeks yon 2 to 3 weeks yon pero yun binibili ko na siya and depende kung gaano kami kinakas kumain. Bili na rin ako ng grocery, mini grocery lang and konting-kunti lang yung mga daily, yung mga immediate needs lang, kunwari sabon panlabag, sabon and sabon panligo, shampoo, toothpaste, mga condiments, toyo, suka, mantika, mga ganyan, yung mga small lang talaga na needs namin dito sa bahay. Yun, at umabot po siya ng 600 plus. So good for 2 weeks yun guys. And so ito naman, i-share ko sa inyo yung mga daily naman. Yung daily. So yun guys, umpisa natin sa February 1. So noong February 1 guys, umastos po ako ng 208 pesos. For one day to guys ha. Ang binili ko lang naman ano, so yun yung nagastos ko guys, 108 guys. So yun sa February 2 naman guys, gumastos lang po ako ng 98 pesos. Ano, for that day, ano ang binili ko? Eh, monay na naman, tsaka biscuit ni Savely, lupia, buns, ganyan-ganyan. Kasi meron na kami dito sa bahay, iba nun. Ngayon, gumastos ako ng 98 pesos. So, February 3 guys, gumastos ako, medyo malaki-laki gastos ko ng February 3. Gumastos ako ng 417. Ano na to, halo-halo na to guys. Yun, bumili kasi ako ng ano, ng milk powder ni Savely sa Alpha kasi naubusan kami. Nang maliit lang. Kaya medyo malaki siya. Then, huli ako ng mga bear brand namin, cotton pads, ganyan-ganyan, corn beef, juice, egg na naman. 17. February 4, gumastos po ako ng 279 lang. Kasi bumili kami ng ano nun, baboy, buto-buto, plus mga ricado niya, ganyan. Tapos, nung breakfast pa, nag-century kami, ganyan, may sardines pa, ganyan. Kaya, mabot ako ng 279. Then, February 5, guys, ang gastos ko naman dito is 202. Ayan. Bumili ako twin pack, birch tree, tilapia, buns na naman, tsaka egg na naman. February 6, guys, ang gastos ko dito is 258. Daming breakdown. So marami siya akong binili. Bumili ako dito egg cup. Ako, sibuyas, bawang, manok, sayote, luya, butido.
Ayan, tsaka nagbarayan kami ng fries, sisig, burger sticks, ganyan-ganyan. Kaya mabot siya ng 258. So, February 7, guys, ito yung binili ko naman. Mabot siya ng 300 pesos. 300 pesos ang binili ko doon. Bata, lumpia, tubig. Bumili kami ng tubig, 50 pesos, dalawang galon. Pumunta ko sa Alupa Mart kasi huli ako Dutch meal, fiber, coke, ano ito, kicharon, tsaka yung shampoo. Conditioner, kaya bumili ako. Kaya mabot siya ng 300. So, nung February 8, guys, nag-boodle fight pala kami kila Mera. Siyempre, may ambag tayo. Kaya, boodle fight na yun. Kaya, bumili ako. Umambag ako. Nag-ambag kami ng mga 350 pesos. Umabot din. And, bumili rin ako yung apple juice. Kaya, umabot siya ng 385 pesos. Kaya, kabilang page na tayo. February 9, umabot po ako ng 262 pesos. Bumili ako ng fish. Nang isda, mayroon ako dito na bumili ako ng 150 pesos. And, ayun, magbarenta kami. Nung tanghali, mga pinapay, ganyan-ganyan. Naman. Kaya umabot siya ng 262 for that day, February 9. And February 10, gumastos naman ako ng 200 pesos. So, 200. Ang gastos naman sa tubig, ha? Tubig na naman, dalawang galon, 50 pesos. Pinapay, shampoo. Yung mga kung ano-ano lang dinitira sa baba. At bumili ako doon sa regular yan, worth 84 pesos. Tapos bumili ako kangkong, tsaka egg pie. Kasi natakam ako sa egg pie, bumili ako 20 pesos. Doon sa bakery. Yan, umabot siya ng 200 pesos. Then, February 11 na tayo, guys. Oh no, palaki na, palaki na. 585! Ayan, ang dami kasi. Tingnan niyo, ang dami akong nilista dyan. Ito yung mga binili ko na ng breakfast na. Egg, corned beef, hot dog, kape. Tapos, bumili ako sa Pure Mart kasi nabusan ako si Sebi ng diaper. Bumili ako diaper. Ano ba ito? Dami. Pudo sa etcetera. Ang dami kong ginawa sa kasi doon. Emang tumas, bumili ako pala. Then, sa bakery, bumili ako ng Vans hot dog, egg pie, ganyan. Tsaka bumili pala kami ng lechon manok, ayun, plus yelo. May yelo talaga, di ba? Kaya umabot siya ng 585, guys. February 12, guys. Malaki na naman ang gastusan natin. February 12 lang ito, ha. Umabot kami ng 649. Time na nag-ano kami, Valentine's Day, pre-Valentine's Day sa beach. Ang baga na naisipan lang namin mag-ano na ng beach. Nang biglaan. Sinuri mo liyan po, ko. Mga chit-chat-chit-chat doon sa beach. Entrance namin, giniling. Bumili kami ng gabi. Mayroon namin ang giniling. Bluto sila rin, giniling. Then bahan, sweet veggies. And bumili ako na ng mga Ricardo doon sa may gulayan. Kaya umabot siya ng 649 pesos. Yes. February 13 na tayo. So February 13, guys, medyo humupo-akwa na kami dito. 234 lang yung ano, nagastos ko within this day. Bumili namin yun, egg na naman, banana, at saka vitamins ni Sabri pala. Ayan, bumili ako ng vitamins ni Sabri. Nung February 14, syempre, Valentine's Day to, diba? February 14, gumastos pa ako ng 999. Piso na lang, 1,000 na, guys. Alam mo yung bakit? Kasi guys, hindi namin kinuha dito yung pa-surprise ni Daddy, ha. Hindi, pera niya yun, kanya yun. Hindi ko naman pinapakilaman yung pera niya. Kaya kami gumastos, guys, ng malaki kasi nga, ano, naubusan kami ng gas. Kung napanood niyo yung vlog ko noon, naubusan kami ng gas nito. And ang mahal ang gas ngayon, 820 pesos. Isang tangke, grabe yung mahal. Kaya yun, medyo malaki. And bumili kami egg, tapos bumili ako ng mga asahong sa spaghetti noon. For spaghetti. Okay, umabot din siya ng 999 talaga. Pero ang gas talaga ang andito, ang nagpalaki dito. February 15, guys, the last day. Masos ako ng 327. Ayan, 327 pesos. Alam, bibili namin ng breakfast kami. Tapos, bumili ako ng asukal. Ano pa ba? Monay na naman. Barbaran, Bridge 3. Tsaka bumili ako ng galunggong ng Gigi. Tsaka egg na naman. So yun, pinaghalo-halo ko na kaya naging 327 pesos, guys. Bali, ito na lahat yun, guys. Ito na lahat ng gastos niya, guys. So, ngayon, kukumpute natin kung magkano. Wait lang, off ko lang itong cellphone. Iko-compute ko muna sa, ano, iko-compute ko muna sa, ano, sa cellphone. Ayan, exit ko muna, guys. So, wait lang. Ayan, ito na nga, guys. Balis na screenshot ko na siya, guys. Yan na yung total niya. 208 plus 98 plus 178 plus 172 plus 180 plus 62 plus 200 plus 65 plus 285 plus 649 plus 284 plus 99 plus 327. Guys, so yan na yung na-compute ko, guys. Then, umabot siya ng 5,403. I-add ko na din yung, di ba, 5,403 yung, ano, yung expenses natin from February 1 to February 15. So, i-add ko yung rice na binili ko na 10 kilos, 510. And, in-add ko na din yung, ano, yung mini groceries na 600 pesos, which is, wait lang, manual ko na, guys. So, ito siya, guys. Ito na siya, guys. Ang total niya is 6,513 pesos. Ito siya, guys. Ayan.
Kita nyo ba? Ito yung expenses namin from February 1 to 15. Ganito nagre-range yung expenses namin. So, kailangan. Ano lang to guys ha? Allowance lang to. Mga daily allowance lang namin to. Food allowance, ganyan. So, araw lang talaga na binibili namin. So, mabawasan naman to guys. Kasi hindi naman kami laging bumibili ng gas, diba? Hindi naman kami laging bumibili. Umaga, ang gas kasi namin, 2 to 3 months yan. Baga naabutan lang talaga ngayon na nag-collect ako ng data. Yun, kaya medyo mababawas pa siya, sabihin mo ng 1K. Talaga ako nagre-range guys from pinakamababa, parang 4K to 6K. Ayan, 6 plus. Yun, 4K to 6K. Ano lang to, half month expenses, kinsena. So, possible na madudoble siya pagka 1 month. Iba-iba kasi ang gastos, di ba? Iba-iba yung expenses natin. Pero ito lang yung regular ko na expenses sa ano, kung paano ko siya binabudget yung ano allowance namin, food allowance namin, etc. And mga kung ano-ano dyan, ganun lang, dito lang umiikot yung budgeting ko. May income kami or may sahod, ganyan, nagbabudget na ako, ganun talaga. And naglilista na ako, nililista ko na yung mga bibilhin ko, mga kailangan ko, and yung tinatabi ko. And ito lang yung daily ha, iba pa yung mga kung ano-ano, mga parang iba pa yung savings namin, iba pa yung... So anyways guys, sishare ko na lang sa next time, kung may time ako, mag-share ako na how we save, on how ano, how I budget talaga and paano ko binabudget yung income namin, ganyan. And anything about budgeting, mag-share po ako para makatulong din sa inyo. Try nyo rin mag-jot down sa inyo kung baka magulat din kayo guys, kung magulat din kayo ng laki pala ng mga talaga ginagastos nyo. And good thing kasi guys na nakapag-jot down ako dito kasi nga, nababacktrack ko, ito pala kinain namin yun, ito pala binili namin yun, kailan ko binili itong ganito. Kaya yun, maganda, alam nyo, hassle lang talaga to. Kasi minsan, parang araw-araw mag-jot down kay araw-araw, parang gabi ko siya ginagawa guys bago ako matulog. Jinajot down ko na and lahat ng mga gastos namin within that day, ganun ang ginagawa ko. Hassle siya guys, pero chinaga ko talaga para makita ko yung record. Nasabi ko sa inyo guys, intended for a family of 3 member lang kasi kami lang naman dito and... Siyempre, iba-iba tayo. Kung malaki ang pamilya niyo, malaki rin talaga ang gastos. Kasi iba-iba ang consumption natin, di ba? Iba-iba. So guys, bali, ito lang yung daily expenses na daily lang. Iba yung bills natin, mga kung anong bills natin. Iba pa yun ha, iba pa yung mga side extra expenses natin. Iba yun, iba rin yung mabili pang Shopee natin. Yun guys, and one thing, iba din yung allowance ni Daddy. May sarili kasi siyang allowance kasi, di ba, working siya. And kailangan niya ng sarili niyang allowance within that 2 weeks, within that quincenas, yun may allowance siya. So ito lang yung dito sa amin. So diba parang ang gastos kung paghahalo-haluin mo, iba-iba, basta iba-iba nga. Kako, iba-iba talaga. So depende yun sa atin guys. Kasi kami, hindi naman kami mahilig laging mag-fast food or bumili ng kumain sa labas, ganyan, hindi naman. Kaya siguro mas malaki kung ganun ang lifestyle natin. Pero syempre sabi ko nga sa inyo, iba-iba tayo, kanya-kanya tayo. And ito lang yung sa amin, ito lang yung mai-share ko sa inyo. And I'll try na parang alangan kasi ako mag 1 month expenses guys. Kasi hanggang 28 lang February, diba? So try ko, so by month of March, maging whole, 1 month expenses tayo. Try ko rin i-share sa inyo, or February, or anything about this. Guys, comment down below kung ano din yung magusto nyong katanungan or malaman about budgeting. Try ko gawa ng video, guys, na, based on my experience lang to, guys. Nakakamiss lang talaga mag-share sa inyo about budgeting, kasi dati before, kasi nag-share talaga ako sa inyo ng mga gastos namin. And, ayun, I hope nag-enjoy kayo sa video, guys, and I hope na inspire kayo. I hope nakatulong yung video sa inyo guys. Bago kayo malis guys, I hope nakapag-subscribe kayo and follow niyo po ako sa aking FB at saka IG. And guys, thank you for watching and see you in my next video. Bye!